Hi, I'm Arthur. You can also call me Mr. Worldwide. Because for 9 years, I've been traveling the world every month. Let me tell you why. Hey, hey, hey! What's up? What's up with you guys? How are you doing? It's our third day dito sa lockdown, dito sa Manila. Anyway guys, hope you're doing fine. Hope you're safe. I hope nasa bahay na kayo lahat. At nanonood kayo ng THURDAY THUNDER. Yes. So this is our 102nd episode. So, dami nangyari sa panahon ngayon. Pero kailangan natin lakasan ang loob natin. Lalong-lalo na sa mga entrepreneurs, sa mga negosyante, sa mga kagaya nyo na nanonood na gustong ma-improve ang inyong buhay. So, shout out sa mga nanonood, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating THURDAY THUNDER. Yes? So, shout out. Mamaya, babanggitin ko na lang lahat ng mga nanonood, no? Antayin natin muna lahat sila. Anyway, guys, right now, if you have any questions, kung gusto mo ng kausap, nandiyan yung number ko. Pwede nyo po ako tawagan. Pwede kayo magtanong. Okay? Ang topic natin for tonight is, should you be trying to sell a product or your business opportunity during this coronavirus? Diba? So, anyway guys, no? First question, syempre everyday, no? Isa sa mga nakakatulong sa akin, sa atin, para pagpatuloy ang pang-araw-araw nating kabuhayan is, what can you be grateful right now? Ano ba yung pinapasalamatan mo sa ngayon? No? So, comment nga below, ano yung pinapasalamatan mo sa ngayon? Diba? May bahay ka, nasa loob ko ng bahay, safe ka, no? Pagpasalamat natin yan, diba? But anyway, topic ko kasi, para mas maintindihan nyo maigi, marami kasi nagtatanong, maraming nagtitext, tumatawag, sir, pwede ko po ba i-promote yung business ko, sir? Sir Arthur, pwede ko po bang i-promote yung product ko? So, bago ko sagutin yan, no, sa mga nangyayari kasi ngayon, kung mapapansin nyo, yung syempre itong baka kasi marami tayong magiging haters eh. Narinig niyo ba ako? I'm sure marami ako magiging haters nito. But anyway, page ko to, syempre opinion ko to. This is my opinion and this is my page. So, ako bahala dito, bahala kayo diyan. But sa mundo kasi natin ngayon, no, kung mapapansin niyo, ang daming nag-share ng negative. No, na negativity. So, for me, you should share, no, kung ano man yung nakakatulong sa tao. Kasi nga, para mas maintindihan nyo, no, right now, syempre, bidang-bida ngayon yung mga media, no, and the media makes money by getting attention, boosting their ratings, attracting advertisers and companies, no. And they are not for you. They are for the profit. Again, guys, walang problema sa profit. Diba? Kasi yun yung kinakatakot na iba. Sir, di ba ibig sabihin, pagka nagbenta ako ng product sa panahon nito, baka sabihin, opportunista ako, nagpa-profit ako. Basta hindi ikaw yung nagbebenta ng alcohol na in-overpriced, na hinahoard, at yung mga face mask na hinahoard. Basta hindi ikaw yun, no? Kung yung product mo is like makakatulong, diba? Pero explain ko muna to para mas maintindihan yung maigi, no? Kasi nga, right now, we have a lot of negativity na nag-i-spread sa panahon na to. Diba? But, lalong-lalo na nga yung media. Sabi ko nga, yung pag-profit ng media by getting attention, diba, na mas binubomba nila yung negative, kasi nga, mas nakaka-attract yung negative. Diba? Wala akong problema sa profit, guys. But, how do you gain profit does matter. Diba?
And profit is not a bad word, but, di ba, kung true negativity ka nakaka-gain ng profit, di ba, in my opinion, sabi ko nga, this is my page, this is my Facebook page, this is my opinion, okay? In my opinion, kung sa negativity ka or being negative or spreading negativity, doon ka kumikita, in my opinion, it's not a great entity. Diba? It's not a great way para kumita. No? And knowing negativity sells, negativity gets attention, attention gets them money. Yan ang ginagawa ng media. Kaya nga, kung mapapansin nyo, no, yung mga doktor, yung mga tao na nagla-live, yung mga politicians, yung mga experts na nagbibigay ng hope, no, they are not getting any attention at all. Kasi nga, mas na-attract yung mga tao sa mga negative na mga pinopost. Diba? Mostly dyan, yung mga basher, haters ng government natin, diba? Kaysa na lang sumunod, ang dami pang sinasabi or, no, diba? And, believe me guys, no, syempre, nabasa ko rin to sa libro, no, fear is the most powerful motivator. Kaya yung mga tulad niyan, may natatakot masyado yung mga tao without getting the 100% correct info from the experts, di ba? Takot na takot sila. Hindi nila tinitignan talaga yung mga facts na talagang kung ano ba yung mga facts, and it gets them more attention kapag nananakot sila, di ba? And made up fear and exaggerated fear can create more problems, di ba? Ano nangyari sa, buti na lang Pilipino tayo, kahit maubusan tayo ng toilet tissue, it's okay kasi marunong tayo gumamit ng tabo, di ba? And what if it's true? O sabi naman, eh Sir Arthur, eh yung media naman pagka nagpo-post or nagkakalat ng mga news, minsan naman totoo. O eh, kung totoo, ano bang anong sa tingin mo? Nakakatulong ba 'yon? Do you think being negative is helpful? 'Di ba? Again, 'di ba? Alam 'to ng karamihan ng mga healthcare workers, mga doktor, mga nurse, kasi nga ako nurse ako. Meron tayong tinatawag na placebo effect. The more mong iniisip ang isang bagay, no, actually, placebo effect, may studies na ginawa nito. Yung placebo, ibig sabihin, yung gamot talaga, sugar pill lang, tapos yung talagang gamot talaga, tapos placebo, pinatake yan sa mga pasyente, halos parehas lang yung effect. It's because yung iniisip ng tao, yung may psychological effect yun, may psychological effect yun. Diba? And we need to help one another na protektahan yung bawat isa. Kasi nga, pag nagpanik yung kaibigan mo, yung nagpanik yung kapitbahay mo, diba? Inubos lahat ng bigas, inubos lahat yung ganito, no? Nag-hoarding ng ganitong product or ganito. Ayan, yung alcohol, nag-hoarding ng ganyan. Kawawa naman yung iba. Diba? So, again guys, no? Kaya nga, it's much better, diba? Na we spread hope, we offer hope sa panahon na ganito, 'di ba? Doctors and political figures giving hope, hindi sila masyadong na-expose, no? They're not getting exposure kasi nga natatabunan sila ng iba-ibang mga media or posting na negative, na gusto maka-attract ng mga ratings, 'di ba? 'Yun nga yung gusto ng media. So, they care more about humanity than exposure. So, diba? Kaya nga, lagi ko sinasabi, no, it's much better na ipromote mo what are you grateful right now, no? And I admit, and I'm guilty, diba? Na ako, no, nakikita ko yung mga ganitong problema, and sa part ko, I want to offer solutions. More than just prayers, diba? Yes, prayers are good, diba? But, diba? Marami sa atin, no? Kagaya ko, I'm sure yung ikaw, nanonood ka ngayon. You want to be a creator, gusto mo mag-produce, gusto mo mag-imagine na makatulong sa ibang tao, diba? So,
Kaya nga nung nag-start ako sa ganitong negosyo, no, sa network marketing, 'di ba? Biruin mo, yan, katulad nito, gantong panahon, marami sa atin nawala ng trabaho, marami sa atin like mga teachers, 'di ba? Sa bahay lang sila, yung waiter, bartender, ano-ano pa mga trabaho, 'di ba? Nasa sales or nasa hospitality industry, ang daming nawala ng trabaho right now, no, sa news, ang dami ko nakikita ng ganyan. And right now is the time para mag-over ng solution. Because, no, nangyari sa akin 'yon nung nawalan ako ng income, 'di ba? Dumating sa point na syempre depressed na depressed ka, hindi mo alam kung saan huhugot ng pera. Right now may mga tao na ganyan, no, na iniisip nila saan sila huhugot ng pera, anong mangyayari sa kanya. And there are two issues I see right now, no, bago ko banggitin yung point ko dito sa live na to. Okay, pero bago ko i-share sa inyo yung mga gusto kong i-share, giving that information na yung media mas gustong mag-post, magkalat ng negativity, hindi nga nila pinopost yung mga gumagaling, eh. Di ba? Mas maraming gumaling kaysa dun sa mga namatay, di ba? So, before I give you more information and more tips and strategies, guys, please, i-click mo yung watch party, no? Mag-watch party, i-click mo watch party, share, and then watch party. Okay? Mamimili ako ng dalawa, yung pang number 11 at number 12, okay, na mag-watch party nito, makikita ko naman yun sa news feed. Bibigyan ko ng 500 pesos cash prize. Yes! Alright! So again, please click watch party, share the watch party, okay? I'll give you 500 pesos cash. So, two issues that I see right now, no, giving the information kung paano kumikita. Kasi yung iba nahihiya, eh. Di ba nakakaya pag ngayon ako magne-negosyo or mag-popromote ng product ko or magpopromote ng business ko, hindi ba nakakaya? Again, tinuro ko sa'yo kung paano kumikita yung media. Di ba? Tinuro ko sa'yo kung paano sila kumikita, nagpa-profit. Now, I see two issues right now. No? Number one, I see those who are pounding their personal choice, no? Yun lang yung mga mali na posting. Ano yung sinasabi kong mali na posting? Yung parang pinagdidiinan mo, sinabi ko sa iyo mag-home-based business ka, eh. Kanya-nyan-nyan-nyan-nyan-nyan tuloy. Dapat mag-home-based business ka. Yung ganong posting, alam mo yun, yung parang gusto mong salaksakin sa bunganga nung kausap mo na meron kang home-based business. O sinabi ko sa iyo magpalakas kayo ng immune system. Yan na yung sinabi ko sa inyo. Guys, di ba? It does not look good. And believe me, walang bibili sa'yo pag ganun yung approach. So number one, ito yung nakikita akong approach, no, sa online. Pinopromote mo nga siya, pero nangaaway ng mga customer. Yan, kasi, di ba? Mag-home-based business ka na. Again, let's be sensitive, di ba? Hindi naman lahat magbi-business ng ganyan. Hindi lahat kayang mag-entrepreneur. Kasi at the first sign ng challenge, bumibigay ka agad. So, hindi lahat kailangan embrace mo yung ganong idea na hindi lahat magbi-business ng ganito. Kasi nga, wala sila entrepreneurial spirit or foundation na maging matibay kapag ka naharap ng mga challenges. First challenge pa lang, bibigay na. Kailangan embrace mo yung information na yon. I-embrace mo yun na huwag mo ipilit sa tao. No? Huwag mong isalaksak sa lalamunan nila na mag-home-based business sila. Or again, choice nila yon kung ayaw nila or hindi. Okay? Naintindihan nyo po ba? So, hindi mo kailangan isalampak sa mukha nila or awayin sila na i-promote mo yung business mo. Sisihin mo sila na or pagalitan mo sila. Yun yung nakikita ko sa iba mga posting. Pinapagalitan yung mga prospect nila. Yung mga audience nila, di ba? It's not good. Number two, second issue.
naman nung nakikita ko yung mga basag trip, no? Yung regarding sa yung mga basag trip, yan yung mga siya, ano ba naman to? Si Arthur, nagbibenta-benta pa ng ganyan. Ganto na ngayon nangyari sa mundo natin. Nagbibenta-benta pa ng food supplement or ng ganto ganyan-ganyan. Wala nang alam, kundi business-business na lang. So, yun yung pangalawang issue na nakikita ko. No? And I'm sure, ganyan rin yung nasa isip nyo. Diba? Ganyan rin yung nasa isip. Paano na lang sasabihin ng kapitbahay namin na, or yung pinsan ko, yung tita ko. Paano lang sasabihin ng pinsan ko na nagbi-business pa rin ako kahit may crisis na, corona crisis na. Diba? Again, okay, i-address ko to dun sa mga nababasag trip. Diba? Kung mangungutsa ka lang, no? Kung mababasag trip ka lang at wala ka rin namang ibibigay na solution, diba? Wala rin naman, hindi naman siya productive din. Puro opinion lang, opinion, walang solution. Diba? So, with that saying, no, we need the right approach. Okay? So, para i-post mo siya. Okay? So, like ako, no, kaka-post ko lang kanina, diba? Nakalagay dun sa posting ko, isn't it crazy if it's a perfect time na magdagdag ng income? So, walang pressure dun sa post ko. Pwede nyo mabalikan yung personal post ko, okay? Para makita nyo na hindi ako nangaaway, hindi ko inaaway. Kasi kailangan intindi mo, hindi naman lahat mag-home-based business eh. Diba? Hindi naman lahat gusto yung business mo. So, meron lang mga tao na talagang pang businessman. Meron lang mga tao na pang entrepreneur. Diba? Yan, ito yung pinost ko. Balikan nyo na lang dun sa personal Facebook ko. Nilagay ko dyan, hey friends, maybe it's not crazy to have a home-based business. Okay? So, hindi siya pressured, walang inaaway, walang pinapagalita, walang nasasaktan na nakakabasa. Diba? Or pwede mo rin gamitin to. Hey, if you are a single income family and you have been affected by the quarantine and shutdown, maybe take that as a lesson and maybe it's time to take a secondary income. Diba? So, or pwede ka magbigay ng advice, 'di ba? To look for an alternative, 'di ba? Kung kasi ito yung mga facts na nangyayari. Are there people that are attempting to, ayan, no, 'di ba? Sinasabi ko nga masyadong nabibilaukan na yung mga tao na magkaroon ng home-based business. Eh paano kung hindi naman talaga yun yung gusto niya, 'di ba? And lack of helpful suggestions. Yan yung mga puros mga negative na nakikita ko, kaya nga ako medyo nang unfriend na rin ako sa mga post kasi yung iba minsan naaway na si President Duterte, 'di ba? Sabi ko, ano namang nagtulong nito, 'di ba? Lack of helpful suggestion. 'Di ba? So ano sinasuggest mo, mag people power tayo? 'Di ba? Or yung iba naman, 'di ba? Puro heart or puro well wishes. I have no again. Okay po 'yan, no, na mag okay lang 'yan, yung mag-encourage ka, mag-inspire ka. Pero may mga ibang tao kasi, paano ko mapapakain yung pag-inspire mo, or paano ko mapapakain yung pamilya ko sa feeling sorry mo, yung ganyan, para pakikiramay mo, 'di ba? And syempre, ang kailangan ng tao ngayon is more than well wishes eh. Kailangan ng suggestion, options, alternative. Diba? Share ko lang, no, nung pumasok ako sa ganitong business, actually there's also a crisis that was 2009, merong oversupply ng mga nursing. So isa ako sa mga nurse na sobrang dami na kasi namin. So ang gagawin ko noon, syempre susugal ako sa abroad, maghahanap ako ng trabaho doon, 'di ba? And sobrang grateful ako, no, sa kay Ryan Ochenko, kasi siya yung nagbigay ng solusyon sa akin. And that time, I was ready na mag-take ng kahit anong opportunity, alternative, wag ko lang iwan yung mother ko para mag-abroad.
And that time, perfect yung timing niya na pinakita sa akin, in-open up sa akin yung network marketing business. And from there, no, doon na nagsimula ang lahat, 'di ba? Binigyan niya ako ng solusyon. And 'yun yung hinahanap natin, no? Yung mga tao na naghahanap na ng solusyon right now. 'Yan yung mga kailangan nating hanapin. And hindi lahat ng tao open sa ganyan, 'di ba? The question, should you ever offer your products or business opportunity? Kasi nga hindi lahat is ready for the solution. 'Di ba? Hindi lahat is ready for the solution. And I believe that the world needs less negativity. 'Di ba? So yung issue number one, 'di ba? Mag-offer tayo ng solution pero hindi lahat ready sa solution. Okay? Number two, 'di ba yung mga haters, yung mga basag trip, no? Kubasag lang ng trip, it's not positivity, guys. Distraction lang yung ginagawa nyo. Diba? So, walang basagan ng trip. Mas maganda pa, mag-TikTok ka na lang eh. Diba? It's just like fake news. Diba? Paano ka nakakatulong kung nababasag ka ng trip? Diba? And here's my tip and suggestion. Okay? This time, yes, it's tough. Meron tayong corona scare. Diba? Affected, maraming affected. Pero this is the great time in providing value. Okay? And ano nga ba yung pagbibigay ng value? Parati ko sinasabi yan sa mga live ko eh. Kaya eto, itong live na to, ginawa ko to give you value. Lalong-lalo na dun sa mga gustong ma-improve yung buhay nila. Okay? From here to here, ma-improve mo yung buhay mo. Gusto maabot yung pangarap mo, no? Through network marketing, through sales. Diba? Ito ginawa ko to para sa inyo. This time is a great time to provide value. Ano ba yung pagbibigay ng value? Giving value is, okay, nagbibigay ka ng education, nag-entertain ka ng tao, yun yung mga value eh. Value is education, entertainment, feeling better is also value. Kaya nga nakakatuwa nga, first time ko mag-TikTok, na-appreciate ng mga tao kasi nakaka-good vibes daw na natuwa raw sila, na kahit pa paano, nawala yung takot nila, di ba, yung anxiety nila. Or, the best value na pwede mo ibigay is give solution. Di ba? Give solution. Di ba? Kasi ang tanong mo naman dyan, magbe-benefit ba yung tao sa gagawin mo, sa i-offer mo? Whether may bilin sa'yo or wala, dapat mag-provide ka ng value. Yun yung pinaka foundation nitong Thurday Thunder. Eh. Whether may bilin ka sa akin or wala, mag-join ka sa akin or hindi, nasa ibang company ka, ibang product yung pinopromote mo, ibang business yung pinopromote, meron nga nag-PM sa akin, kotse yung binibenta eh. Diba? Pero marami raw siya natutunan dito, yung mga closing technique, yung mga how to handle objection. Bumili ka man sa akin or hindi, I will provide you value. And gusto ko yung ako yung tao na ganun. Yung magbibigay ka ng value kahit bumili sa'yo or hindi, or may bibigay sa'yo ng pera or hindi. In my opinion, no? Marami ngayon kasing obsessed masyado, no? On not offending or para maging sounds good sila versus how do I actually help people? Yun kasi iniisip na iba, baka kasi pag pinost ko to, baka isipin ng iba, ganto ganyan ganyan or puro business na lang ako, 'di ba? So huwag niyo isipin 'yon kasi makakatulong ka sa tao eh. Ito yung oras para mapabigyan natin sila ng solutions eh. 'Di ba? Kailangan mo lang okay, i-tailor-made yung mga approach niyo, 'di ba? People that offer solutions are in a weird stage in this day and age. 'Yun nga ang problema. 'Di ba? And they got rebuked and reprimanded severely. Madalas yan, nakikriticize ako. Diba, sino bang hindi nakriticize na tumulong na tao? Even Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Albert Einstein, lahat ng mga taong tumutulong, President Duterte, diba? Yung mga speech, daming nang kikriticize doon. Yun nga eh,
halos lahat ng nagbibigay ng solution, no, na mga tao na nare-rebuke yan. Kaya nga ayaw ng iba na mag-provide ng solution, mag-provide ng products para makatulong sa iba. And there's a way to offer your opportunity or your product. Ito yung correct way. Okay? Kung meron ka pang ibang paraan, basta hindi nakaka-offend, it's alright. Pero again, this is my tip to you. Ito yung gusto kong i-share na value sa mga nanonood. Again, sa mga nagsishare nito, nanonood nito right now. Please, okay? Comment below. Okay? Offer value. Offer solutions. Kung gusto mong malaman kung paano yung tamang way para hindi tayo maka-offend ng mga tao. Okay? Or yung much better approach. Okay? Comment nga. Offer value. Yes. And syempre, dun sa mga first time manood nito, please hit share tapos watch party para po. Yung pang 11 na mag-watch party, ibigyan ko po ng 500 pesos. 11 and 12. Alright? So, yan. Katulad nito, no? Paano ba yung correct way para mag-offer ng opportunity or yung tinatawag na product, di ba? Right? Like, yan, if you ever been living check to check or paycheck to paycheck, if you're financially hurt from this crisis going on, is it time for more, okay, for more not so susceptible for destruction, di ba? Or yeah, or ito, maybe look for solutions, di ba? Kung nasaktan ka ngayon sa panahon na to, wala kang income, tigil ang trabaho, tigil ang income, siguro ito na yung oras para maghanap ng ibang solutions. Diba? Or if you have a great product that offers boosting your immune system, diba? Ito yung tamang way, diba? Pwede ka ngayon magbigay ng mga paano pataasin ang immune system. Diba? Magbigay ka ng article na ganun. Paano maging healthy. Diba? Kasi ako, I'm a believer na mas mataas, mas mag-spend ka ng time, palakasin yung immune system mo. Do you agree with me, guys? Kasi kahit mo wala na yung corona, may mga iba-ibang viruses pa na nandiyan, 'di ba? Na nandiyan lang, natabunan lang siya masyado ng corona, mas sikat ngayon si corona, 'di ba? Pero mas importante pa rin talaga na pataasin mo ang immune system. Anyway, hindi ako nandito para sa immune system, no? Andito ako para turuan ka ng paano ba yung mas okay, no, for me na mag-offer ng product or business, 'di ba? So if you have a home-based business, good for you, 'di ba? And I really believe not having a home-based business is a huge mistake, lalong-lalo na tax, for tax benefits 'yan. Yung meron kang main income plus meron ka pang home-based business, 'di ba? For tax purposes yan, or pangdagdag yan ng panggastos mo. However, not everyone has the fortitude to be an entrepreneur. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kasi konting challenge lang, karamihan mag-give up. So, ano yung mga kailangan mong gawin? Yun. Magdagdag ka lang ng value sa planet, diba? Give them suggestion. Diba? Mag-post ka, pwede mo naman i-post or try, why not try Facebook Marketplace? Paano magbenta sa Facebook Marketplace? Paano maglasada, mag-Shopee, 'di ba? Magbenta ka doon, 'di ba? Offer some solution that they can gain whether they buy from you or not. So 'yun yung sinasabi ko sa inyo, like yung sa health supplement, 'di ba? Or pwede pa lang gamitin yung lemon sa ganito, ganyan ganyan ganyan, or calamansi, or mas mataas pa lang yung vitamin C ng bayabas. Pero kung wala kang time para bumili ng bayabas, wala kang time para manungkit ng bayabas or maghanap ng bayabas, mag-take ka ng vitamin C, sodium ascorbate, para hindi makangasim sa tiyan. So anywhere, kahit saan ka bumili, pwede ka bumili sa Mercury Drug, sa Watson, or sa akin, kahit hindi sa akin, basta importante, mag-vitamin C ka. Yun yung sinasabi kong value. Yun yung pwede mong ilagay sa posting mo. Diba? Whether bumili sa'yo or hindi, it's okay, pero nagbibigay ka pa rin ng value, education, entertainment, feeling good, solution sa panahon na to, 'di ba? And the masses, karamihan ng tao, ang nangyari kasi gusto parate
may gawin para sa kanila, 'di ba? Gawin ng gobyerno 'to, bigyan ng ganito, bigyan ng pera, walang control, walang accountability versus taking control. Right now, maganda maturuan natin yung mga kababayan natin, no? And eto guys, idiin ko po ito. If you don't offer solutions, yan yung karamihan sa atin. Karamihan na nanonood nito, may home-based business eh. Diba? Kung hindi mo ino-offer yung solution dahil takot ka ma-rebuke, that is a betrayal to your mission and purpose. Kaya ka nga pumasok sa ganitong negosyo eh. Kaya ka nga may ganyang product eh. Diba? Parang ino-hoard mo lang rin yung opportunity kaysa makatulong ka sa iba. Diba? So, yun ang maganda dito. Ayan, oh, katulad nito, bibigyan ko pa kayo, ha. Kasi nga, kailangan, let's take care sa mga kapwa natin, lalong-lalo na yung mga blue collar, yung mga white collar, blue collar jobs, like yung waiter, mga bartender, mga salesman, sales lady. Ang dami ngayon sa ibang bansa nagtatanggalan na ng trabaho. Hindi pa natin alam kung gaano pa katagal po ito. Pero be willing to provide value sa iba, no? And ito maganda tong script na to. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang script, ha. Sana nagno-notes po kayo. Okay? If you're affected in this crisis, I will highly suggest you to get a home-based business, 'di ba? So, 'yan, pwede mo sabihin 'yan. Here's some suggestion on finding one, 'di ba? I have mine. Pero pwede ka maghanap ng iba, baka may kaibigan ka, kamag-anak ka na meron ring home-based business, so try mo 'yan, 'di ba? So that's value. 'Yun yung pagbibigay ng value. 'Di ba? Hindi mo sinasalaksak yung negosyo mo sa bungang anong nakakabasa, 'di ba? If you're a teacher, waiter, employee, 'di ba? Here's why I started it. Oh, 'yan. Ako dati, oh, ito, advantage to kapag ka may trabaho ka ngayon. Kuwari, OFW ka. OFW ako, nag-Facebook Live ka, OFW ako. Ito yung dahilan kung bakit ako nag-start sa home-based business kahit OFW ako. Tapos, from there, dun, mag-live ka. Diba? Bigay mo lang yung sayo, yung bakit ka nag-start sa ganito business. Ako, nurse ako. I'm a registered nurse by profession. Mag-abroad na dapat ako. Bakit ako nag-start ng network marketing or home-based business. Diba? Then, irantro ko na. Bakit ako nag-start? Kasi ayoko mag-abroad. Diba? Malaki yung kikitain doon. Yes, oo. Malaki rin naman yung gastos. Mahiwalay pa ako sa family ko. So, have more abundance, no? And be willing to tell people, go figure out your own path. Kasi mamaya, hindi naman talaga siya pang network marketing or hindi naman siya pang home-based business, diba? Or gusto niya sumali sa iba, sa ibang company or sa ibang tao. Diba? So, pag ganun ang mindset mo, mas makakapag-create ka pa ng magandang environment or magandang culture. Lalong-lalo na yung kapag pinapanood nila yung Facebook mo, hindi nila ma-feel na parang salesy masyado yung Facebook mo. Kasi nga, nagbibigay ka. Diba? Sabi nga ni Gary Vaynerchuk, no? Jab, hook. Ano ibig sabihin nun? Sa libro niya, sabi niya, give, then take. So, mas marami yung give, take, jab, hook, give. Eh, darating yung time. Yung mga tao, kakabigay mo ng value, kakabigay mo ng magandang information, okay? Ang mangyayari dyan is, di ba, magiging choice ka rin naman nila. Okay? Ask yourself. Okay? Number one. Lagi, ito yung mga tip ko na. Ito na yung tip ko. Ready na po ba kayo sa tip? Okay, dalawang tip lang to. Gusto ko lang kayong palakasin yung loob nyo, no? Na you are in a position para mas na makatulong ka rin sa kapwa mo sa panahon na to. Makatulong, no? Hindi makadagdag sa problema, makatulong. Okay? So, are you ready? Comment below, ready? And again, yung pang-11 na tao na mag-share nito or watch party, ha, yung mag-watch party na pang 11 na tao, bibigyan ko ng 500 pesos. Okay? So, tip number one.
Tanungin mo yung sarili mo, is what I'm about to post going to add positivity to the world, or am I exactly like survive sila? Diba? Yung Singapore, ganun din. Diba? Mas na-improve. Tip number 2. The question is, are you adding value sa mga posting mo? Do they gain something? Pag pinost mo ba yan, may nakukuha ba yung tao? But again, sana yung nanonood nito, mga entrepreneurs, mga network marketer, kahit saang company ka ba, nakatulong ba yan? May nakukuha ba silang value? No? Do they gain something? Whether they purchase or not. Diba? Offer the solution. Don't push it in their throat. So, that's it guys. Sana marami po kayong natutunan, no? Makatulong po ito, lalo na sa pag-operate natin ngayon. Maraming nag-stop, maraming nag-close muna, no? Dahil nga, utos yan ng ating gobyerno. Kailangan natin sundin, no? But right now, let's help one another, no? We're all for one, one for all tayo ditong lahat, no? And sana nakatulong po ito, nakapagbigay po ako na sa inyo ng value, no? Sa mga nanood, maraming salamat. And if you're watching this on a replay, no? Please comment below #replay. And thank you again sa mga nanood. Batiin ko lang, no, si JB, si Kim. Oy, Kim, Singapore. Si Ma'am Bioli, Burns, Eileen, M, Israel, Gina, Ayeli, si Ma'am Yola of Hong Kong, Marisol, Mary Rose, si Glorelai, Nika, si Aleli, si Elsa, Zoe, Julius, thanks for watching, Relita, oy, si GM Ryan, thank you for watching, Jane, si Yvonne, si Gemma, John Mark, Bea, Bonacera, Adesso Comeva, si Grace Alcoran, maayong gabi, san yung tanan, RG, Evangeline, Ariel, si Ma'am Lorelai, Lady Lou, Jing, Gazelle, maayong gabi, Ma'am Gazelle, Marie Chris, Imelda, oy, si Mami, Romel, Jeline, Maricar, Shirley, si Marga, oy, Marga, si Doc Butch, thank you for watching, Incrediboots, si Boots, Jorsen, si Fatima, si Miss Worldwide, nanonood, Joyce, si John Bersola, thank you, Jake, oy Jake, Maricel, Dominador, Coach Do, Mark, si Sharon, Mark Engles, thank you, si Ma'am Aquarian Amit Slim, thank you for watching guys, maraming salamat sa mga nanonood, Rojo, thank you for watching, si Sir French, si Eugene, thank you. So, if you have any questions guys, please comment below. Magbibigay rin ako ng prize sa mga magtatanong. Sa mga magtatanong, meron akong special prize sa inyo galing ng ibang bansa. Diba? Pwedeng galing Asia, Europe, mga maliliit lang na souvenirs. Okay, comment below sa mga question para you should expect na almost every other day ako mag-Thursday Thunder para mas palakas rin ang loob nyo, di ba? Kaysa nanonood po kayo ng mga negative news, mas improve na lang natin yung business natin. So, mas magiging madalas po itong Thursday Thunder in support na rin po sa mga nagne-negosyo po, sa mga network marketers, sa mga entrepreneurs, no? Sa mga gustong magdagdag ng pagkakitaan. Anyway guys, thank you so much. See you again on our next Thursday Thunder. Hope this message finds you strong, finds you well. Always remember to put your hustle on and keep it strong. This is Mr. Worldwide. To God be the glory, guys. God bless you all. Bye-bye.